titles tayo ng ibang bansa na tayo ay religious country. Ngayon, laging dalawa ang naglalaban, isang karapatan ng tao at isa. Sinasabi natin na sagrado ang kasal. Pero, mas gugustuhin ko pang magstay sa kasal na wala nang respect, na nagkakasakita na kayo, at saka na abuso na yung mga bata. Mas pipiliin mo pa bang magstay sa ganong kasal dahil lang sa may pangako kayo sa Diyos? Kahit na hindi na napapatupad ang karapatang pantao? Yan ang nga. Halos sa mga tao ay 30% ng mga tao nakakapito talaga ng ganyan. Meron tayong batas para sa mga anti-violence against women and children abuse na kung sa abuse mo, natin pwede ginagay sa mga tao na aabi ng kanilang mga asawa. Sa sabi ko ba na kapag nag-divorce lamang na sinala talaga naranasan ang mga pinaranas sa iyo ng asawa mo, kahit na kung nagkakaroon pa rin sila ng freedom dahil divorce lamang iyo? No. Dahil sa tamang dahil sa kagali, meron kang anak. Siyempre,
lugar or nung basta nakukumag-asawa sila. E di sa atin, sabi ko nga dyan, nawawala ng karapatan ng mga tao. Yes. Na pumilit dahil sa reliyon. Na sinasabi natin na sagrado nga ang kasal, so dapat hindi na hihiwalay. E paano na yung ano, yung pangako nilang magkasama sa hirap at ginhawa? Mahirap kasi magtupad ng pangako kung hindi mo lang parang galing mo. Ang kasal ay pari lamang. Bakit ginagastos ng kasal? Dahil sa reception.